Sa video natin ito, kilala natin ang isang hero. Pero hindi sa Mobile Legend, kung hindi na mga Pilipino. So ngayon, pag-usapan natin ang talambuhay ni Francisco Balagtas Baltasar. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, mag-subscribe ka na para updated ka sa mga susunod ko pang video lesson sa Filipino. Isinilang si Baltasar noong ikadalawa ng Abril, 1788 sa nayon ng Panginay Balagtas ngayon, Bigaa, Bulacan. Ang kanyang mga magulang ay sina Juan Baltasar at Juana de la Cruz. Ang pagmamahalan ng dalawang ito ay nagbunga ng apat na supling, sina Felipe, Concha, Nicolasa at Kiko. Si Kiko ang ating bida para sa video ito. Nabibilang lamang sa maralit ng angkan ang mag-anak ni Baltasar. Ang kanyang ama ay isang panday, gaya ng nakikita ninyo sa larawan. Pero hindi yan ang orihinal na larawan ng pamilya ni Kiko. At ang kanyang ina ay isang karaniwang may bahay. Si Kiko ay pumasok sa kumbento ng kanilang kabayanan sa ilalim ng pamamatnubay ng kura paroko. At dito ay natutuhan niya ang katon, misteryo, kartilya at katikismo. So ito yung unang hakbang ni Kiko pagdating sa formal na edukasyon. So nasa ilalim siya ng pamamatnubay ng isang kura paroko at dito niya natutunan yung tinatawag nating katon. So itong katon batay dun sa pagkakatanda ko sa kwento ng aking lulo, ay dito ay tinuturuan sila ng magbilang, magbasa, sumulat. At syempre, dahil nga ito ay sa ilalim ng pamumuno ng isang relihiyon, ay nandoon yung pag-aaral ng mga misteryo, kartilya, yung mga panuntunan sa buhay, at katekismo. Pero alam nyo ba na ang pandayan ay may malaking ginampanan sa buhay ng ating bida? Dayan ng kanyang ama ay ginagawang tagpuan ng mga kanayon at dito ay naririnig ni Kiko ang mga usapan at pagtatalo tungkol sa sakit ng lipunang umiiral noon. Malaki ang nagawa nito sa kanyang murang isipan. Palibhasa ay may ambisyon sa buhay. Inakalang hindi sapat ang natutuhan sa kanilang bayan, kaya't umisip ng paraan kung paano siya makakaluwas ng Maynila upang makapagpatuloy ng pag-aaral. Ayon sa kanyang ama, mayroon silang malayong kamag-anak na mayaman at naninirahan sa tondo at maaari siyang pumasok dito bilang utusan. So kung titingnan natin, napakaswerte natin ngayon mga mag-aaral sapagkat tayo ay nakakapag-aral kasama ang ating mga magulang, may baon, may maayos na pananamit. Samantalang si Kiko para lang makapag-aral ay pumasok siya bilang katulong o yung tinatawag natin utusan. Pakainin lang siya at pag-aralin, okay na kahit siya ay maglingkod sa kanyang amo na malayo kamag-anak nila. So dito sa larawan makikita ninyo kung saan nag-aral si Kiko. So talagang pinagsikapan kung hanapin yung authentic yung larawan para ma-present sa inyo. So nagustuhan naman ang paglilingkod ni Kiko ng kanyang amo, kaya pinayagan siyang makapag-aral. Nakapagpatala siya o nagpatala siya sa Kolehiyo de San Jose na noon ay pinapamahalaan ng mga Hiswita. Dito'y natutuhan niya ang gramatika, Latin at Kastila, Piska, Geografiya at Doktrina Kristiyana. Noong 1812 ay pinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral sa Kolehiyo de San Juan de Letran. At dito natapos niya ang karunungang Teolohiya, Filosofiya, Humanidades. Naging guro niya si Padre Mariano Pilapin, ang may akda ng pasyong mahal. So,
nagkaroon siya ng mga tanyag na guro, mga dekalibring guro. Naging tanyag si Kiko sa Purok ng Tondo, Maynila, sapagkat sumusulat siya ng tula at itinuturing na mahusay na makata. Sa gagalangin Tondo ay nakilala niya ang isang dalagang nagngangalang Magdalena Ana Ramos. At ito ay napagpukulan niya ng paghanga. So dito ang makikita niyo sa larawan ay medyo paglalarawan lamang kay Magdalena Ana Ramos. Sinubukan kong humanap sa iba't ibang website ng kanyang larawan pero wala ako natagpuan. Kaya naghanap na lang ako ng isang paglalarawan na pinaka maglalarawan kay Magdalena Ana Ramos. Noong panahong iyon, may isang taga-ayos ng tula. Ito ay si Jose de la Cruz na lalong kilala sa tawag na Hosing Sisiw. Sapagkat kung walang dalang sisiw, ay hindi niya inaayos at pinagkukulan ng pansin ang tulang ipinaayos ng sinuan. Isang araw ay may daladalang tula si Kiko upang ipaayos kay Hosing Sisiw. At sa dahilang walang dalang sisiw, ay hindi ito inayos ni Jose. Umuwi si Kikong masamang masama ang loob, kaya't simula noon ay hindi na siya humingi ng tulong sa makata ng Tondo. So ito, naghanap ako at nakita ko ito mula dun sa kasaysayan ni Francisco Balagtas. Ano po, si Hosing Sisiw. So dun sa paglalarawan din ni Virgilio Almario, so ito rin yung nakalagay doon na Hosing Sisiw. Kaya medyo may idea na tayo. Authentic itong larawan ni Hosing Sisiw. At noon ngang taong 1853, lumipat siya sa Pandakan at doon niya nakilala si Maria Asuncion Rivera. Sa kabila ng mga paalala at payo ng mga kakilala at kaibigan na magiging mahirap para sa kanya ang pamimintuho sa dalaga sapagkat magiging karibal niya si Mariano Capoli. Capoli, isang mayaman at makapangyarihan sa pok na iyon, subalit minalambahala niya ang mga paalalang ito. Hindi siya tumugot hanggang hindi makadaupang palad si Maria. At hindi nga nagtagal ay naging magkasintahan ang dalawa. So, ito ay orihinal na larawan ni Maria Asuncion Rivera. Ano po? Inaanap ko talaga siya para magkaroon tayo ng idea kung gaano ba kaganda si Maria Asuncion Rivera. At sa taste ko, sa panlasa ko, bilang isang lalaki, masasabi natin maganda nga talaga si Maria Asuncion Rivera. Ano po? Kaya talagang nahumaling si Francisco Balagtas. At take note, diba? Lahat ginawa niya at nagtagumpay siya. Ano po? Para makilala o maging kaibigan si Maria Asuncion Rivera. At sa huli nga ay naging kasintahan. Pero tingnan natin kung naging masaya ba yung ending ng kanilang love story. Palibas ay mayaman, ginamit ni Nano o si Mariano Capulet po ang taginting ng salapi upang maipabilanggo si Kiko. Nagtagumpay naman ito. Sa loob ng bilangguan ay nagdalamhati si Kiko at lalo itong nalubos nang mabalitaan niyang ikinasal na ang pinag-uukulan niya ng wagas na pag-ibig at si Nano o kay Nano Capuli kinasal. So eto na, haba sigurong nasa bilangguan si Kiko ay nagpi-play o tumutugtog yung musikang ikakasal ka na, iiwan na akong nag-iisa, dati ang pag-ibig mo akin lamang. Yun, so dipit siya. So maraming nagsasabing sa loob ng bilangguan niya isinulat ang walang kamatayang Florante at Laura. At
pagkatapos niya sa bilangguan noong 1838 ay minabuti niyang lumipat sa ibang bansa o sa ibang tirahan. Hindi pala siya nag-ibang bansa. Okay, so lumipat sa ibang tirahan upang di na magunita ang alaala ni Celia. So sabi nga ng mga kabataan tulad ninyo ay move on. Kaya nagpakalayo-layo na lang. Kaya ang alok na pwesto sa Odyong Bataan ay buong puso niyang tinanggap. Muling tumibok ang kanyang puso nang makilala niya si Juana Tiambeng, isang anak na mayaman na naging kabiyak niya. So, palibasa matalino at siguro ay medyo kabikagwapuhan din at syempre ay makata. So, magaling ano? Magaling mabulada, sabi nga niyan sa Bicol. Kaya napaibig niya ang isang mayamang si Juana Tiambeng at naging kabiyak niya. So nagkaroon sila ng 11 supling. So hindi siya baog. 5 lalaki at 6 na babae sa loob ng 19 na taong pagsasama nila. So 19, meron siyang 11. 7 ang namatay noong mga bata pa at sa 4 na nabuhay, isa lamang ang nagmana kay Balagtas. So sad to say, sabi nga niyan, parang teacher story din. Pag teacher, ayaw na naging teacher yung kanyang anak. Kasi sabi ni Balagtas, mahirap ang maging makata, ganun din sa part ng teacher. Dahil sa may mataas na pinag-aralan si Kiko, kaya humawak siya ng mataas na tungkulin sa bataan. Naging tagapagsalin, Teniente Mayor at Huwes Mayor di Siman Tera. Mainam-inam na sana ang buhay ng mag-anak, ngunit nagkaroon na naman ng isang usapan tungkol sa pagkakaputol niya ng buhok sa isang utusan ng isang mayaman, ng isang mayamang si Alvarez Lucas. Sa pagkakataong ito, namayanin na naman ang lakas ng salapi laban sa lakas ng katwiran. Kaya napiit siya sa bataan at pagkatapos ay inilipat siya sa piitan ng Maynila. Nang siya ay makalaya, bumalik siya sa Odyong at dito nagsulat ng awit. Kasi sabi natin dito awit gaya ng Florante at Laurano po. Komedya at namatugot sa pagtatanghal ng dulang Moro-Moro na siyang ibinuhay sa kanyang pamilya. So dito, sa panahon ni Francisco Balagtas, umusbong na rin yung at parang teatro, ano po, odula. At noon ngang 20 ng Pebrero, 1862, si Kiko ay namatay sa Odyong Bataan sa gulang na 74 na taon. So, ayan po ang kanyang mga monumento, ano po, at mga nakasulat. Francisco C. Baltasar Balagtas, bakit dalawa? Okay, pareho po accepted ang Baltasar at Balagtas. Kaya kahit alin po ang itawag natin, Francisco C. Balagtas o Francisco C. Baltasar, pareho pong nakarehistro yun sa hindi NSO yata yun dati, civil registrar po, ano po, parehong naitala at isang tao lang. So Makata at manunulat ng 19 na siglo, isinilang sa Panginay Bigaa, ngayon ay Balagtas, Bulacan. Okay, noong Abril 2, 1788, may akda ng Florante at Laura, 1836 at Orozman at Safira, 1867 hanggang 1870. Okay, nagbigay ng inspirasyon sa mga bayani, katulad ni Jose Rizal. Ayun, kaya pala sa dating tinawag na bayani, sapagkat siya ang inspirasyon ni Jose Rizal, Apolinario Mabini, naging kawani ng lokal na huwes sa Maynila noong 1804 bago lumipat sa Bataan, at bilang katulong ng kawani ng korte, naging unang tinyente at tagapamahala ng taniman at pag-aani sa bayan ng Oryon. Yumao, 20 ng Pebrero, 1862.
dalawa. So dito po nagtatapos ang kasaysayan ng ating bida para sa video nito. Walang iba kundi si Francisco Baltasar o kaya naman ay Balagtas. Muli po, ito po ang iyong manager ng Jackson TV. Maraming salamat sa inyong panonood.